Imagine, ang unang kuha niya rito. Ha, ilang pirasong bourbon, meron pang white holland, may assorted pa. Umabot ng 76,000. 76,000? Oo. So yo, what's up mga tol? Kamusta? Kamusta? So another day, another video, and syempre mga tol, another breeder na naman ang ating napuntahan. And ngayon nga mga tol, is hindi naman kambing ang napuntahan ng anak ng inay. So ngayon nga, isan dito tayo sa Barangay Tanagan. Ano na ba nakakasakop nito, Tay? Palubandera. Palubandera. O Tanagan dito sa Palubandera. At na dito tayo sa kakaibang farm ni Tay. So Tay, pakilala muna kayo, Tay, sa ating mga viewers. Ako si Raniel Victoriano. Yun. Edad 67. Yun. Batang bata. So, yun. Mga tol, ang inaalagaan nga pala ni Tay is, ano nga pala tayo yung mga inaalagaan natin? Pabo, blue slate, blue slate turkey, and red bourbon. Yun. And aside from that, parang may nakikita pa ako itong mga ano, ang tawag, mga bitik. Bibi, gansa, bitik. Tapos may mga manok din siya. Tay Rani, kailan ba kayo nag-start mag-alaga nitong mga ano, pabo? Actually, 2020. 2020? Nung mag-ano ang pandemic. Okay. Nag-start ako sa ordinaryong pabo na ikinagalit naman ng misis ko na akala niya ganun-ganun lang. Pati yung gansa. Kaya lang sabi ng misis ko, nagtatapon lang daw ako ng pera. Sabi ko, ayaw mo lang ako. Libang nga lang sa akin. Then, after that, nung makapagpalaki ko, nasubukan kung may nag-inquire sa akin patungkol sa presyo ng gansa na taga Santa Rosa, Laguna. Yun. Di kasama miss ko, umorder sa akin ng tryo, kung tawagin. Dalawang babae, isang lalaki. Isang lalaki. Yun. De, naswak. Boy, nagulat ako, ang presyo ko ay 4.5 lang eh, bandang huli, ginawang 6.5 sa tuwa ng bumili. doon sa 2,000 ibinigay, pambili ng binayaran yung kotse, pagkatapos nagpa-Jollibee sa aming 1,000 sa tuwa nung nakabili. Tapos, ang misis ko naman tuwan-tuwa dahil hindi niya akalain na makakawak pa siya ng pera. Dahil lang at my age, alam mo na, wala naman tayo ng income. Wala na tayo ng trabaho eh. Then, yung pabo naman, ang mga bumili sa akin dito, yung anak ni Madrigal, well known yun, ano, kilala rito. Tsaka yung anak ni Mayor Palacio, bumili sa akin ng mga pabo rito at yun na yung sa ibang lugar. Mga ordinaryong pabo lang yun. Ordinaryong kulay. Black bronze, tsaka royal palm. Yan lang ang mga alam kong mga pabo. So yun yung regular mga tol. So doon kayo nag-start po? Doon ako nag-start. Ngayon meron, nag-search ako particular doon dahil lang doon sa huli kong binilhan na taga Cavite. Bulong siya ng bulong na red bourbon. Red bourbon, Iniisip ko kung yung red bourbon. Ginawa ko, sinerts ko, nakita ko maganda palang breed yung red bourbon turkey. Okay. Particular, yung mga natawag na giant turkey. Yan. Tsaka yung royal, yung blue slate, plus yung mga buff. Naiinganyo ko ngayon, nag-search ako. Naghanap ako ngayon ng red bourbon na hindi ko akalain na ganun pala ang presyo. Na dalawang buwan pa lang, nagkakahalaga na ng 4-5. So yun mga tol, 2 months, 4-5 yung red bourbon. Which is, ano pa yun, dating ano pa. Dating presyo pa yun. Yung presyo na yun is nung nag-start po kayo. Oo. So yun, so ilang ang kinuha nyo noon? Bali, naghanap ako ng breeder na may nakatagpo ako, hindi ko lang i-mention yung pangalan, nang akala ko ang katransaksyon ko, nandito dito sa Pilipinas, nung pala nasa abroad. Oh. Siya ang nagba-market,
ang father niya at saka yung mga pamangkin niya nangangalaga dito. Ah, okay. Tagapaumbong Bulacan. Ah, Bulacan, no? Layon, north. Ngayon, sabi niya sa akin, kinakailangan daw meron daw reservation payment. Ah. Na magkano rin yung 4545, edi nasa 13,500 din. Mm. Nagpadala ako ng pera sa cellphone number lang, tapos paumbong Bulacan. Mm. Pinadala ko sa Palawan na for reservation, ha? Ah. Na iniisip ko, sabi ko sa misis ko, hindi yata mali, baka ma-scam ako, ha? Hindi ko kilala yung pinagpadala ko ng pera. Dumating yung pagkakataon ng 1 week na kinakabahan na ako. Naganap na ako ngayon ng sasakyan na pupunta ng Bulacan. Paumbong Bulacan. Dahil, alam niyo na, ang higpit pa nun, eh. Di, akin pa rin ang toll gate, akin ang gasolina, particular akin ang pagkain ng driver. Mm. Pati yung bayad ko sa kanya. Oo. So imagine, bumiyahe kami ron, kasama ko yung nasirang kapatid sa iglesia dito, na nakarating kami ron. Mm. Pagdating ng paumbong, yung binigay sa aking address, tatlong barangay yung pinunta namin, hindi kilala yung pinagpadalan ko ng pera. Paano yun? Oo. Yung nakatagpo ko, nung pala, nasa kabilang ibayo lang ng place daan. Mm. Pero ang dami na namin napunta ang barangay, hindi talaga kilala. Hindi kilala, okay. Nung pala, bagong lipat lang pala. Ah, baguhan sila, kumbaga baguhan sila sa lugar. Ngayon, nung pumapasok kami doon, kiunang-unang kita mo palang doon sa pangpang ng place daan, talaga makikita mo, puro red bourbon. Ah, so madami siyang alaga pong ano. Red bourbon talaga. Oo. Nung pumasok kami sa loob ng bahay nila, sa sala, red bourbon pa rin, mga tangkal. Samantala, ang lalaki ng sopa nila, yung mohair. Mm. Bandang uli, sa tuwa eh. Pasok kami ng dining area. Piniinom kaming kape. Marami pa rin doon tangkal ng pabo. Oh. No. Di ngayon, iniisip ko sa presyo ng 4-5. Mm-hmm. Samantalang ang dami. Sa dami, opo. Sa dami. Di, sabi, nabiro ko ngayon na para pala Central Bank ang bahay ninyo. Mm. Bakit ikaw, wala namang pera. Ayan ka ako, ang pera, oh, dami. Ah. Eh di sa tuwa, Kapampangan ho yun. Ah, okay, okay. Ngayon, sa tuwa, nung ama nung binilang ko, nakatransaksyon, pinasok kami sa loob ng bedroom nila. Mm. Doon naman, ang incubator, malaki. Tapos ang itlog, tray-tray. Nung pala, puro red bourbon. Lahat talaga po siya. Red, wala siyang, ano, walang ibang... Walang ano, iba. Red bourbon. Nung buksan yung bintana doon sa bedroom nila, meron pa rin doon, red bourbon pa rin. Mm-hmm. Eh kaya sabi ko, eh, Central Bank pala to. Oo. So doon pa lang, parang lalo kayong nagkaroon, ako ng idea, at same time nagkaroon ako ng interest. Oo. Hindi yung makapagbenta, kundi para ba makapagparami, magandang libangan. Opo. Libangan lang. Oo. So ilan po yung piraso nakuha nyo doon? Ang nakuha ko ron, tatlo. Tatlo? Trio. Trio. At same time, yung mga kasama ko, parang nainganyo dahil nakita nila yung market. Nakita kumbaga yung potential. Potential na talagang may income. Oo. Yun ang pinagsimulan namin. Mm. Nung pauwi na kami, along the road, kanchawan kami. Kanchawan, kanchawan. Pero tayong... Yung nabili nyo noon, bata pa? Or breeder age na siya? Sisiu lang. Sisiu talaga? Sisiu lang. Talagang sasad ng sisiu. Ay, susalos katabi ko rin sa bahay kung matulog. Paano kasi? Hindi ako magtatapo ng pera na 4-5 ang isa. Oo. Sip. Yun, hanggang sa natuto ako, meron na akong pinanunod na nag-injection, mga vitamina. Nagtanong-tanong ako sa mga nag-aalaga ng manok. Kumuha ko ng idea sa kanila, in-apply ko sa pabo ko. Ah, okay. Kasi, may similar eh. Tsaka, pero sabi ng iba tayo, medyo maselan daw yung, ano, yung pabo. Nakesyo, pag nakagat ng langgam, patay. Ano bang, ano natin doon? Hindi naman ako, ano doon, siyempre, pagka, yung mga sisi, yung kahit na naman sino, kahit na batang sanggol, pagka nakagat ng langgam, eh, siyempre, dumarating yung pagkakataon na umiyak. Mm. Yung pabo, iirit. Hindi pa napapanahon na ibaba mo or whatever, at least, bibigyan mo ng protection. Ah, okay, okay. May ilaw, mm-mm, hanggat mare, yung kulungan nila, merong paa, tapos may tubig, na maipe-prevent yung pagpanik ng langgam. Mm-mm. Ah, ganun pala. Kasi nga,
Ilang beses na ako tayo, yung mga nanonood sa video natin, ilang beses na nga nakapagpapisa ng pabo, pero namamatay. Yung mga sisiwan pa lang po, ang nangyayari kasi mga tol, siguro, yun nga, sabi nga ni Tay, pagka binababa, agad, ayun nga ang nangyayari, naiibaba agad sa ano sa lupa. Sa lupa, wag. So, ilang months po ba bago ang... Sa akin, binababa ko 2 months eh. Ah, 2 months. Oh. Kumbaga 2 months, matigas na siya. Matigas na siya, may panlaban na siya. Okay. Pero ganun pa man, huwag ka rin pakakatiwala, dahil lang siyempre alam mo na may buhay yan. Eh. Opo, opo. Yung sensitivity, not normal yun eh. Mm-hmm. Kahit saan eh, sensitive yung mga yan. Mm-hmm. Pero hindi siya ganun kasensitive, kumbaga... Basta ba kumpleto ng pagkain niya, kumpleto ng vitamins yan. Kung magkasama well-cared, at least gaganda yan, mapapalaki. Ah, okay po. Mga well-known breeder din ang mga bumibili sa akin dito. Pinupuntahan ako dito. Pinupuntahan? Oo. Oh. Kasi parang dito sa Calatagan, parang kayo pa lang ba ang breeder natin dito? Masasabi ko sa ganyan. Konti lang. Dalawa lang kaming nalalaman kung... Kenneth eh. Oo. Pero yung iba rito, meron nag-aalaga ng pabo, tsaka hindi masyadong kilala rito sa Calatagan yung salitang pabo. Mm-hmm. Na hindi na nalalaman sa ibang bansa. Eh kumbaga sa ano eh, yan ang number one pagkain nila. Kasi yun nga mga tol, di ba? Kung alam nyo yung Thanksgiving sa US, talagang turkey yung hinahanda nila. Turkey is yung pabo nga mga tol. Hindi, sa totoo lang yung ng lately, no? Yung dalawang mag-asawa ko, yung mag-asawang pabo kong pinagsimulan. Aaminin ko sa inyo na ibenta ko ng 24,000. Pair na po yun. Ha? Pair. Kita nyo mga tol ha, 24,000 niya nabenta, yung pair. Na breeder na po yun, breeder age. Breeder na, oo. Ilang at nagamit nyo na. Nagamit ko na. So kumbaga po nag-invest kayo ng 13 sabihin na natin siguro mga nasa 20 kasama or 25 kasama na yung ano yung mga transpo all expenses pero na-breed na rin yun eh no. Ay, kinita ko na dahil lang yung unang-una ko ay hindi ko na lang matandaan yung buyer ko taga San Pablo. Imagine ang unang kuha niya rito. Ha, ilang pirasong bourbon, meron pang white holland, may assorted pa. Umabot ng 76,000. 76,000? Oo. Isang transaction yun. Bandang huli, pinadala sa akin, nakiusap, ang pera niya lang daw sa GCash niya is 73,000. Kung pwede daw, yung 3,000, ano na lang, kumbaga sa ano, tawad na lang. Uh-huh. Oh, sige, okay ako, ibigay nyo lang sa driver nyo. Uh-huh. Kaya ano kubrahin namin dito sa may tapat ng Cebuana rito sa bayan? Di titignan ako ng tao, siyempre, ordinary yung tao ko. Imagine, ang kinukuha kong pera is 73,000. Parang, to the benefit of the doubt, tinanong niya kung saan galing yun. Mm-hmm. Sabi ko, pinagbenta ako ng pabo. Nagulat sila. Totoo yun. Totoo sa yun. Pabo? Sa pabo. Kasi nga mga tol, dito nga, hindi masyadong ano po sa atin ang pabo. Eh. Kaya once na sabihin nakakabenta ka ng ganun kalaki sa pabo, is talagang medyo nakakagulat. Ano po? Mm-hmm. Masasabi niyo po ba tayo na ano, sa pagpapabo may kita po talaga? May kita ka na sa akin kasi libangan lang. Okay. Libangan. Pero at the same time, pagka nagpo-post ako, siguro nakikita ninyo yung Raniel P. Victoriano na farm. Yun. Pagka nagpo-post na ako, madami na nag-inquire sa akin at maraming pumupunta rito. Yun. Umulan at umaraw. Yeah. May bagyo. Totoo yan. Pero kumuha rito, hindi ko nang yano, pero may katungkulan. Oo. Hindi ko lang may mention ng pangalan. Opo. Yes. Bumabagyo, lumusong niya sa baba. Nakita mo yung daan dyan. Umakit yun. Talagang totoo yan. Grabe pala mga tol. Ang, kumbaga talagang may kita talaga dito sa ano sa farming ng pabo. Matanong ko lang. Ano na, saan lugar na kayo nakapagbenta
or mga taga saan na yung nakakuha dito? Pinakamalayo, anong ano natin? Pinakamalayo, parte ng Mindanao. Mindanao? Oo, oh, nagpunta rito. Grabe, paano yung shipping noon? Sila na? Hindi, pumunta rito bago inuwi ng Mindanao. Ah, okay. So siyang kinuha niya na dito? Kinuha niya rito. Siya na? Oo. Sinasabi niya naman, sila na magdadala doon. Oo. Paano kasi pagka sa shipping, lalo pa aeroplano, malaki expensive din. Oo. Mahal eh. Biruin. Sila na kumukuha rito. Oo. Kaya ako nagugulat din ako. So Mindanao, nasa Luzon tayo mga tol. Totoo yun. Talaga. Kumbaga din na dayo talaga. Oo, meron pa dito kakayan diyan si sa parte ng Mindoro. Tawid dagat din, yung pinakamalapit. Meron kong masaya diyan. Yan yung siya breeder doon. Pagka nag-post siya, 'di magla-like sa ko. Ini-mention niyo naman ang pangalan ko sa akin nga raw galing, yung mga breeder niya, mga materyales. Oo. Grabe pala. Kilala na rin siya. Ayos. Kilala na rin siya. Ang mga bumibili kalimitan sa akin, minsan nasa abroad, pinapipick up sa rider, pati ng norte. Norte. Oh, kita niyo mga tol ha. Mga taga norte din ang kumukuha rin dito sa farm niya. Galing ng norte yun, pero taga norte din. Taga norte rin ang kumukuha. Ay, isa sa pinakamayaman sa Pampanga, sabi ko na. Mr. Ariel Arce. Sir! Yun? Oh, may bait yan si Mr. Arce. Nagpunta rito yan, umakit dito. Laking lalaki. Kumuha din siya ng... Kumuha rin sa akin dito. Grabe pala. Ngayon, lately, nagtatanong nga sa akin kung may babae pa raw ako. May babae raw ako. Ikaw, di mo na, stop muna ako. Kumbaga, ngayon po, sa ngayon, breeding muna ulit kayo. Magpaparami muna ulit kayo. Oo, magpaparami muna So, mga kailang kaya ulit makakapag-release? Baka next year na next year magpapawala na. Yan. Tay, kung mamarapatin mo, pag mag-out ka ng CCU dito, magkano? Nag-out ako yung 2 months sa mga 4-5. 4-5, okay. So 2 months. Itlog, nag-out ka ng itlog? Nag-out ako na itlog. Kaya lang, simula nung may bumili sa akin dito, dinilan lang mas bate. Bumili sa akin yun ng 10 itlog ng Bruce Lee, 10 itlog ng Red Bourbon. Alam mo, naawa ako sa bumili. Bakit po? De, pinikap nila rito. Bumalik sila ng antipolo. E di yung itlog, nakaano lang na-alog yun. Naalog siguro. Pagkatapos nun, bumiyahe pa sila papuntang domestic airport on the following day. E di another tagtag na naman. Pagkatapos, sumakay sila ng aeroplano. Papuntang Masbate. Sam Kabalit. Ngayon, Sam Kabalit, nakabili yata ron. Maraming nasisi ngayon. Doon na siya, pero yung lahat ng bindi yata sa akin. Walang napisa. Walang napisa. Ayun lang, pag natatagtag po talaga yung itlog, eh, no? Sensitive. Kaya nga, take your risk pagka ikaw bumili ka ng itlog. So, I'm not preparing sa itlog. Much better po na bumili na ng 2 months na kumbaga stable na siya. Tsaka huwag yung sasabihin nila, bibili ka ng mga 1 day old. Sisiwan. Sisiwan. Huwag. Bakit? Lalo pa kung itatransport nyo. Maselan yan. Okay. Maselan. Anong laban ng mga sisiw na ganyan? Yung iba sasabihin, bibili 1 week old, 1 month old. No? Sayang. Kawawa ang buyer. So talagang 2 months. Tempo sa seller talaga. Oo, sa seller. Siyempre, kahit na naman sino seller, sabihan mong gusto mong gano'n, ano sasabihin siya? Negative ba? Positive? Siyempre, positive. Why? Favor sa kanila yun. Ako, diretso ako magsalita. Alam mo naman yung take your own risk. Opo. Basta't ako, bayad ako. Pag kami namatay dyan, sayang yung pera na. Sayang yung pera talaga. Kawawa yung taong may expect. Kawawa. Ano ba yan? May buhay yan. Oo. May buhay yan. So yun mga tol, in case na gusto nyong mag-alaga ng Red Bourbon, i-message nyo lang si Tyranny sa Facebook. Ililink ko na lang yung Facebook niya para madali nyo siyang makontak. Kasi parang magandang alagaan itong Red Bourbon. Siguro ko konti pa rin yung breeder ito kahit sa ano. No? Konti pa lang, no? So yun na.
So madaming ano, madaming breeder pa siguro ang kailangan nito. Oh, until now. Opo. So tayo pwede kaya tayo umikot ngayon sa ano natin? Oh, problema, tara. Ayun, ikot tayo mga tol sa pabuhan ni Tyranny para makita niyo materialis. Let's go mga tol. Yeah, and